Ayan guys, eto na naman. Welcome back sa aking channel. Guys. Medyo late na yung gabi. Sobrang pagod na ako nung oras na. Pero magbablog muna ako. Gagawa ako ng konting reaction dun sa viral video na 4-in-1. Di ba? Bago 4-in-1 na hindi kape. akala ko po ano lang yun, kape. 4-in-1. Bago nilabas na kape. Noong una, hindi ko alam yun. Pero nag-uusapan na, pero hindi ako ano kung ano yun. Ano, sabi viral daw ng mga babae. Apat na babae, tsaka isang puti na 4-in-1. So, ayun, hanggang sa may nagpasa sa akin, eh di syempre, na-curious din ako, pinanood ko din, syempre. Para man lang makisabay, di ba? So, ayun, ay Diyos ko. Alam nyo guys, noong una lumabas yung 4-in-1 na yon, ang unang-unang naputukan is OFW. Kasi, ang sabi nila ay, mga OFW daw ng Singapore. O diba, masakit lang na ang daming mga pangungutya, mga panlalait, na tinamo ng mga OFW. Diba, masakit. Ang daming panlalait, mga babash, ang tinamo ng mga OFW. Pero ang sabi nila yung OFW ng Singapore, pero may nagsabi na mga taga-Pilipinas. Sa Pilipinas, ginawa yung video kasi nga daw merong container na blue. Kasi yung container na blue is only in the Philippines. Ayun. Tapos ayun, may nagsabi, taga-Pampanga daw. Hindi ko alam kung totoo. O, diba, guys? Isipin nyo, yung mga ganong klaseng gawain, yung ba ay gawain pa ng mga babaeng may matinong pag-iisip? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam bakit. Bakit sila pumayag na i-video yung mga ginagawa nila at i-upload? Malamang siguro hindi sila yung nag-upload kasi yung lalaki, yung puti, eh nagtatakip ng mukha. Binablurred yung mukha niya dun sa video, tas tinatakpan. Siguro siya yung nag-upload ng video, di ba guys? Tapos, hindi natin alam kung ano yung talagang reason nila. Kung bakit nila ginawa yun. Maraming mga netizen na nagsabi siguro, mga naka-drugs, yung mga babae, mga ano daw yun, mga yun. Sabi nila, mga bayarang babae, ganun. Na naka-ano, tas binayaran. Siyempre, mga haka-haka. Siyempre, karamihan sa mga comment ng mga netizens, masasakit. O, di ba? Karamihan nagsasabi, yak, kadiri. O, kadiri, we. O, kadiri daw, pero saan ka? Binantayan yung ano yung video simula part 1 hanggang part 2, part 3, part 4 hanggang part 5, o diba? O, kunwari daw, yak, kadiri. O, kadiri ka dyan, pero saan ka? Pinanood din naman. O, diba? May mga nagsabi, nakakasira ng imahe ng mga kababaihan ng mga Pilipina. Oo, we, nakakasira. Eh bakit ipinasa mo? Eh bakit isinir mo nang isinira sa mga friends mo? Oh, 'di ba? Ay nako ate, huwag kang ipokrita. Kung nakakasira 'yon ng imahe ng mga Pilipina, eh dapat hindi mo isinir. Oh, umamin ka, 'di ba? Umamin ka. Ilang kaibigan mo ang pinasahan mo? Oh, 'di ba? Nag-post ka pa sa wall mo. Weh, nakakasira daw. Oh, kung totoong nakakasira 'yan, dapat hindi mo na ipinasa. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako, nakatanggap ako ng video, pero walang halong kaplastikan, hindi ko siya ipinasa. Oo, syempre, naikwento ko na, ano, pagka may kausap ako, oh, ganun nga yung ano, pero, walang halong kaplastikan guys, hindi ko ishinare yung video na receive ko. Oo, pinanood ko. Hindi naman ako pa-virgin effect. Oo, pinanood ko talaga siya. O, diba? Pero hindi ako nag-share. Nakakasira ba yun? Samantalang ang dami mong pinasahan. Ipokrita ka. Huwag kang ganun. Yung iba nga eh, nakapagsabi pa na, yak, kadiri, pero saan ka? Nag-expect pa ng mas may malala pang gagawin sana, pero wala eh. Ganun lang. Nang hinayang pa nga yung iba eh, diba? O, di, umamin kayo. Sasabihin pa,
Akala ko kung an may gagawin silang ano, ganun lang pala. Oh, 'di ba? Nakapagsabi ka ng yak pero nag-expect ka pa na may gagawin pa sana silang iba. Oh, sinabay-bayan mo pa hanggang part 5, 'di ba? Oh, 'di ba? Ano sinasabi ko eh. Para sa akin lang guys, tama na. Para sa akin lang. Tama na, wag na ninyong i-share. Nagkamali na yung mga tao, nakagawa na sila ng mali. Wag na nating dikdikin. Tama na, wag na nating i-share yung mga video. Oo, hindi na yung mawawala sa isip ng mga tao. Pero, alam nyo guys, kapag tumigil na, kapag nawala na, kapag wala nang nag-share at wala nang hindi na pinag-uusapan sa social media, mawawala na yan, mabubura na. Oo, doon sa mga taong talagang tumatak sa isip nila yung ginawa nung apat na babae dun sa puti. Di ba? Hindi na yung mawawala. Talagang nakatatak na yung 4-in-1 sa isip ng mga tao. Pero, please lang guys. Please lang. Tama na. Huwag na nating i-share na i-share. Huwag na nating pag-usapan sa social media. Buhay nila yun. Di ba? Buhay nila yun. Ginawa nila yun. May mga isip naman yan sila. Siguro, medyo bangag sila ng mga time na yun. O baka may mga ibang reason sila kaya nila ginawa yun. Pero yung i-upload yung video, palagay ko hindi sila yung nag-upload. Malamang biktima rin sila. Biktima sila. Tapos tayo namang mga netizen na nakapanood ng video, biktima pa rin sila ng panlalait, ng pambabash nating mga nakapanood ng video. Tama na guys, pakiusap lang. Huwag na natin i-share ng i-share. Kung itinuturing ninyong kahihiyan, nakakababa ng pagkababae, o ba? Diba? Nakakasira ng imahe, tama na. Huwag na ninyong i-share, tama na, huwag na ninyong usapan sa social media. May mga ano sila, siguro may mga valid reason sila, may mga matitindi silang kadahilanan bakit nangyari yun sa kanila. Kaya ganun ang nangyari. Hindi natin alam. Diba? Baka yung iba nga dyan, nag-i-expect pa na, ano kaya, may kasunod pa yun? May part 6 pa kaya? Nako, guys. Kung nakakaya, wag na. Itago na. Tama na. Tigilan na. Yun lang ang, reaction ko. Ayun, guys. At kung bago pa lang dito sa akin channel, ay inaananyayahan kita na mag-subscribe. I-click ang notification bell para lagi kang updated sa akin mga videos. Shoutout nga pala guys sa 500 patuloy na sumusuporta, naniniwala at nakikinig sa akin mga pinagsasabi dito. Ayun guys, thank you at God bless. At saka thank you at shoutout na rin kay Joanne, kay Angie, kay Baby Lynn, kay Junilin Pamanilay. Ayan, thank you sa inyong suporta. At God bless. Bye-bye.